Magandang araw sa ating mga ka-safety, ano, mga ka-workers. Pero pwede bagong video na isi-share. Nagkaroon ng accident sa isang pabrika ng mga rolyo. Ay yung isang machine operator sumama sa pag-ikot-ikot ng rolyo dahil doon sa biglang dumikit yung kanyang damit. So guys, ang inyong mapapanood ay medyo nakakatakot, ano? Disclaimer lang sa mga matatakotin. Kung kayo ay matatakotin, huwag nyo nang panoorin yung video na to. At ipapakita natin kung paano nagkaroon ng accident. At magbibigay tayo ng reaction video or comment or safety reaction doon sa kanyang ginawa. At para maiwasan yung ganung accident doon naman sa iba. Okay guys, panoorin yung video na to. At tingnan kung anong kanyang ginawa, paano siya nagkaroon ng accident. Makikita nyo guys sa video, no? May dalawang operator. May nakasando pa, no? Dalawa sila. So mayroong rolyo, may machine na nag-iikot-ikot yung rolyo at hinawakan niya. Ayun, sumama siya sa pag-iikot-ikot ng rolyo. Dumikit siya dun sa machine na yun, napakadelikado. Okay guys, bilang pagbibigay ng corrective action, ano, or safety reaction doon sa napanood natin na isang machine operators ay nagkaroon ng accident or sumama doon sa pag-ikot-ikot ng machine. So mabuti na lang na meron siyang kasama at natagpuan siya ng kasama niya at na-off naman yung machine. So how to prevent machine related injury? Preventing machine related injuries, dapat bilang isang operator, bago tayo maging operators ay dadaan tayo sa proper training at alamin yung machine kung paano i-operate, ano yung mga hazard, ano yung mga iiwasan. So ito, no, dapat yung machine natin, to prevent contact with hazardous moving parts of machine, dapat meron sa mga machine, tinatawag na machine guards. Lahat na machine dapat yan merong machine guard at bawal hawakan yung machine. Sa isang rules ng machine, bawal na bawal hawakan pagka ito ay umandar. Okay, dapat ang operators dadaan sa proper training. Dapat naturuan siya na orient or alam niya yung mga hazard ng machine. Number one, properly and safely operate the machinery. Dapat operation and safety manual. Safety manual, alam ng isang operator. Alam niya yung buong manual ng machine bago siya maging isang operator. Number two, yung proper inspection. Yung machine, ito ay in-inspect kung ito pa ay defective na, ito ba ay kailangan ng preventive maintenance, or malaman natin kung siya ay good condition. Kasama yun. Number three, yung proper shutdown. Bago iwanan yung machine, dapat naka ano siya, proper shutdown. Hindi pwede iwanan ang machine na yung operator umalis, yung machine ay tuloy-tuloy yung pag-andar, pwede mag-cause ng accident. Number four, lockout tagout. Ito yung tinatawag na loto or lockout tagout. Pag ang isang machine ay defective or kailangan niyang preventive maintenance, lalagyan natin ng lockout or i-lock natin. Kung okay na siya, pwede i-tag out or alisin yung signage na nagsasabi na itong machine ito ay kailangan ayusin or under the preventive maintenance para hindi malito yung isang operators. Ito ginagawa ng mga isang safety officer ng isang machine. Okay, lagyan ng mga tag, do not operate while machine is under preventive maintenance, o lagyan ng danger. Kagaya na sa picture, ano? Yan yung kadalasan nilalagay ng mga machine operators. Okay, yung guards. Machine guard, kagaya yung sinabi ko kanina, yung machine guard is to prevent contact with the hazardous moving part ng machine. Huwag ba dumikit yung ating mga body parts, yung ating damit, yung kamay natin. Huwag dumikit doon sa isang machine na hazard. Dapat meron siyang machine guarding na tinatawag. Ayan, sa picture, ano? Nakikita nyo, meron siyang metal machine guards. Dapat lagi mayroong caution
always place guards in the proper position before operating machine. And lagyan natin ng mga hazard warning doon sa machine. Okay guys, yun na muna yung ating machine or commentary doon sa isang machine operator na nagkaroon ng accident. Okay, kung nagustuhan mo yung video natin, please click subscribe and click the bell para updated ka sa ating susunod na upload.